Good day mga ka-happy cats. So, andito naman po tayo para sa another interesting topic. So, ang topic po natin ngayon is about dun sa paggamit ng broadline for cats. So ito po. Ang usual kasi namin gamit po, advocate spot on. Yun nga po, out of stock po siya ngayon. So, kahit po sa online, hirap meron po kami maghanap. Kaya, ito po muna yung gagamitin natin. So, ang nabili po namin, broadline for cats, 2.5 up to 7.5 kilogram. So, ang laman daw niya sa loob, meron daw siyang 3.9 ml na vial sa loob. So, dahil first time lang po namin gagamit nito, kaya check po natin paano gamitin. So, pag inopen siya, ang usual makikita niyo po sa loob, meron siya yung... So ito pa paano siya gamitin, mga details ng product meron siyang kasama, saka itong tatlong vial. So pag inopen siya, ito po yung itsura niya sa loob, 0.9 po ang laman. 0.9. Then kailangan-importante po siyempre palagi tayong magbabasa nito, no? Para sa tamang dosage, saka kung ano yung mga dapat gawin. Sa kung para saan siya. So, based po dun sa ano niya, sa sinasabi dito, ang dosage niya sa 2.5 kilogram na cat is 0.3 ml. So, lumalabas po, kung 1.5 kilogram yung cat, half po yung ibibigay natin, 0.15. Sa pag 1 kilogram, 0.12. So, paano po namin nakuha yung 1 kilogram, 0.12? Pag chinek nyo po ito, yung 0.25 kilogram sa 0.03. Didivide nyo lang po yung 0.3 ml sa weight na 2.5 kilogram. Ang makuha po natin 0.12 per kilogram. So, example po, 1 kilogram po yung pusa, times nyo lang po sa 0.12. So, 0.12 ml, 2 kilogram, 0.24 3 kilogram, 0.36, 4 kilogram, 0.48, 5 kilogram, 0.6. Saka yung nga po yung pinaka maximum weight po na kaya niya, 7.5 kilogram, 0.9 ml po. So kung lalagpas po dyan, bawa, kung may mga large breed po kayo na cat, tatimes nyo lang po sa 0.12. So, since 0.9 lang po kasi ang laman nung pinakamalaking size ng vials nila, mag-a-add pa po kayo kung ilang ml po yung lalabas pag minultiply nyo po sa 0.12. Dalawang klase kasi po ito eh. Yung po isang broadline nakita ko po sa online, up to 2.5 kilogram lang. So, ang vial size niya, 0.3 lang. So, ito, since up to 7.5 kilogram siya, ang vial size niya is 0.9. So, which is, pinapakita rin dito nga po, tama po yung pagka-compute natin. Sa 0.12 per kilogram siya, times mo sa 7.5, 0.9. So, yun po. So kung 1 kilogram lang po yung cut nyo, wag yung pong gagamitin yung buong 0.9. Although, hindi naman po siya ma-overdose kasi according sa package, nakalagay naman na meron nakalagay itong kitten kahit mga 6 times nung actual dosage siya, kaya naman eh. Pero kung alin natin, sayang din naman po kasi kung ipapatak niyo yung isang buong vial. So kung titingnan natin, kung 0.12 lang siya halos o 0.15 per 1.5 kilogram, sa isang 0.9 ml vials, kakasya yung 6 na kitten na tumitimbang ng average weight na 1.5 kilogram. So, para saan po yung broadline? So, sabi daw po dito, ang broadline para sa parasites like fleas, tick, saka yung mga flea allergy, mga galis, tapeworm, pilin langworm, saka para daw po ma-prevent yung heartworm disease. Sa fleas po, within 24 hours ng application niya, mamatay na po lahat. So,
Summary po, pati eggs. Sa tick po, ganoon din po, around 48 hours po, patay din po lahat. So, tapos, ang lagi nyo rin po tatandaan na ang effectiveness po nito, 3 weeks up to 1 month lang. So, after a month, may pwede po kayong magpatak po ulit para po, ano, para po ma-prevent po yung mga lahat ng sakop po ng broadline na kaya niya tanggalin sa cuts natin. So, ang broadline din po, according po dun sa leaflet niya sa loob, pipwede siya sa kitten, 7 weeks old. Basta po ang weight po ay hindi bababa sa 0.6 kg. So kahit 7 weeks old po siya, kung mas mababa po sa 0.6 kg, wag po muna natin i-apply po. So, antayin po natin na ma-reach niya yung weight saka age na dapat patakan siya. So, ang iiwasan lang din po kapag nagpatak po kayo nito ay yung direct contact niya sa eyes ng cat natin or even po sa atin, dapat po huwag din po ma-direct contact sa eyes natin. Then, pinapatak po siya sa may bandang batok para po yung po area kasi na yun hindi po nadidilaan. Pero just in case madilaan naman siya, ang usual naman po kasi na naglalaway yung cats kasi nga po pag may nadilaan sila na hindi pleasant yung lasa sa kanila. Parang pinaka defensive mode po nila yun. Naglalaway sila para matanggal po kung ano man po yung naipasok nila sa mouth nila. So ang according sa leaflet naman po, within 24 hours naman po daw po, mawawala naman siya. Pero just in case may mga na-observe po kayo na parang patakaiba sa cats, so after 24 hours, pwede po tayong mag-vet visit po para po ma-check. Or kung may kailangan gawin po si vet para po dun sa kung ano ba po nakita nating mga side effect po ng broadline. So, mag-start na po tayo, magpapatak po tayo. So, ang una po natin gagawin po, para po mas mabilis po ang pupapatak, magpitimbang po muna tayo ng cats natin. So, ang naka-schedule po natin ngayon ay 5 kitten. Si Tanjiro, Gio, Kano, Eru, at saka Meso po. So, ang first natin titimbangin po ay si Rui. So, si Rui po nasa 1.35. So mga around 1.35. 1.135 pala si Rui. So ito naman si Gio. Yan si Gio, kung anong weight niya. Si Gio, ito may input. So nasa 1.111 kilogram. Next po natin ay si Kanae. So check natin si Kanae. Sa 1.2 1.2 kilogram siya. Almost 1.2. Ang next po natin ay si Tanjiro. Tingnan natin yung weight Tanjiro. 1.195. So, ang last natin, si Nesuko, si Bulikmik. So, nakamagaan siya sa magkakapatid sana umabot ka ng 0.6. Yeah. So, bumikat ka na ngayon ha. 957. So, not bad na rin, Nesuko. So, ito po yung weight nila, no? Tapos, based po sa dose niya times 0.12 po. So, ito po yung mga issues walang bigyan natin. 0.14, 0.13. Kaya po ganyan, 0.11. So yung dose dito sa mga 0.14 sa 0.13, pwede na po natin bigyan ng 0.15 yan. Since according naman po sa package, mga up to 6 times po nung actual dose kaya po nila. So para po hindi lang tayo mahirapan sa pag-ano, pwede natin i-0.15 na po. Okay po, so mag-start na po tayo. So ito po, nagamit po tayo ng ng cup po, medicine cup, lagayan po nito. Lilipat natin para po mas madali tayo makapag transfer nung broadline po
dito sa syringe. So ang gagamitin natin syringe, yung 1cc po. Tapos alisin lang po yung karayom. So mas maganda kasi ito dahil meron kasi siyang ano, yung para sa 0.1 na ano, 0.1, 0.2, 0.3. Since ang dosis kasi natin nagre-range sa 0.12, 0.15, no. So ito po 0.1 siya. So kung 0.15 ang ibibigay natin sa kanila, nasa pagitan po ng 0.1 saka 0.2 po tayo maglalagay po ng Broadline. So i-open lang po natin, no. Bubuksan lang po. Yan, Jimmy. Mata si ganyan mata, Jimmy. Twist lang natin ito. So pag-twist natin, transfer lang po natin dito. Para po mas madali siyang i-apply. Mas madali tayo makakuha ng dapat na dosage, no? So yan po, pag ilipat na natin, ligpit na natin ito, baka makakuha pa ng cuts. Jimmy, no. No, Jimmy. Ligpitan natin. So ito, kukuha tayo ng 0.15. Tingnan natin may ikip para hindi tayo magkamali. So 0.15, half lang na ito nga. Sa gitna ng 0.1 saka 0.2. So yan, kuha tayo isang kitten, pamde-demo natin. So kaya patak po dito sa may bandang batok, hindi maaari. Awiin nyo lang po yung pinakabalahibo nila hanggang makita nyo na po yung pinakabalat po, no? So papatak na po tayo. Patak lang na po natin dito sa batok. Skim. Tangiro. Hayaan lang po natin siyang magdire-diretso dun sa skim sa batok. Masaya lang po natin siya matuyo, no, for ano lang po, mga siguro mga about 2 hours lang po, ayos niya, tuyo na siya. So after po magpatak, ang nasa ano kasi niya package ng Broadline, at least 2 days daw po wag daw po na paliliguan, no, para po yung gamot talagang completely ma-absorb muna niya. 2 days po, huwag paliliguan. Saka pagka po pala mapapatak po kayo ng Broadline, make sure lang po na in good health condition po si kitten, no. Masigla saka walang health issue po, no. Para po, ano, mas safe po ang ating kitten. So yun lamang po mga ka-happy cats. Please subscribe lang po sa ating YouTube channel para po sa mga future videos po na gagawin namin about cat care. Thank you po. Salamat.